magandang gabi mga kadayo. Ngayon, ipagluluto ko kayo ng pinakbet at mayroon pang pritong pork. Ayan. Magpapainit muna tayo mga kadayo ng ating dalawang kawali. Kaya dalawa to, dito tayo magluluto ng pinakbet. Yung isa, doon natin ipiprito yung pork. Ayan. Papainitin natin. Lahat ng gagamitin yung gulay dito ay puro mga native. Native yung aking ampalaya, yung aking sitaw, yung aking talong. Ayan, puro native po ang gagamitin natin sangkap sa ating pinakbet. Siyempre, ang gagawin muna natin ay kikisa tayo. Ayan. Ganyan na rin dito sa pagpipirituhan natin ng pork. Meron akong mantika rito. Ayan. Mga kadayo, magluluto tayo ng pinakbet. Siyempre, ganito ako magluto ng pinakbet mga kadayo. Bawang. Susunod natin ng sibuyas. Iba-iba kasi mga kadayo ang version ng pagluluto ng pinakbet. Iba nilalagyan ng bagoong, masarap din yun. Dito naman sa isang kawali natin, pipirito natin yung pork doon. Katapos, ilalagay din mamaya natin sa pinakbet pagkatapos natin lutuin. Madali lang lutuin to mga kadayo yung pinakbet. Ayan, okay na yung ating bawang tsaka sibuyas. Sa akin, inuuna ko itong kalabasa. Okay, para lumambot siya. Habang ginigisa natin itong ating kalabasa, takpan muna natin. Painitin natin itong isang kawali. Ipipirito natin itong pork. Ito ang ating hapunan ngayon mga kadayo. Mainit niya ating mantika. Dahan-dahan. Tapan natin. Pwede yung gagawin natin dun sa pork natin. Ang gusto natin mangyari dun yung medyo palutuin natin siya. Lapit na lumambot yung ating kalabasa. Ito natin yung ating okra. Maganda dito mga kadayo, papalambotin lang natin ang bagya yung okra. Kasi hindi maganda ang texture pag masyadong malambot. Lagyan natin yung konting tubig. Ayan. Ito yung ating mga native na talong. Ayan. Next po natin yung ating sitaw. Halo-halo. Maganda yung medyo half-cook lang siya mga kadayo para malasahan mo yung gulay na manamis-namis. Ito, kumukulo na rin yung ating pork. Kung gusto natin mangyari doon, medyo palutungin natin siya. Ilalagay natin mamaya pagkatapos natin dito sa ating pinakbet. Ayun. Yun ang magiging toppings. So, ayan. Ang ating pinakbet. Yung ating ampalaya is native din to mga kadayo. Mas masarap pa si to pag native siya. Ilalagay natin yung ampalaya. Diyan natin ang konting asin. Kasi hindi ako gagamit ng bagoong. Kung bagoong sana yung gagamitin natin, hindi na tayo maglalagay ng asin.
Saka mamili tayo ng ano. Ito na, titimplahan natin mga kalayo. Takpan po din natin mga kalayo. Ayan. Malapit na po ito ang maluto mga kalayo. Bale, ito na lang yung pork natin ng medyo mga ilang minuto po ito para maging ano siya, malutong. Tikman natin mga kalayo yung ating timpla. Wow. Yung iba kasi mga kadayo, ang ginagamit talaga nila is ano, yung bagoong alamang. O kaya yung, meron kasi yung bagoong isda at saka bagoong alamang. Yun ang ginagamit nilang panimpla. Sa akin nga mga kadayo, ito. As yun ang ginamit ko. Malapit ni siya o. Lagyan natin ng sili. At ito na mga kadayo yung ating talong. Ayan. Wow. Dami. Ayan. Hahaluin natin ito. Ganyan lang mga kadayo. Simple lang pagluluto ng ano ng pinakbet. Takpan din natin. Alit ng palahit. Ayan. Para lang yung gulay natin. Ayan. Dahan-dahan lang. Iba-iba mga kadayo ang ano, ang version ng pagluluto ng pinakbet. Dito kasi mahilig ako sa spicy. Nakadayo, okay na? O, diba? Madali lang magluto ng pinakbet pang nakadayo. At ayan mga kadayo, tapos na po yung ating pinakbet with pork. Ayan. Samahan nyo kami mamaya sa aming hapunan. Ito po yung gusto kong mangyari kanina kaya pinilito natin yung pork. Mga kadayo, salamat! Bye! Bye.